Hi guys, this is Marco. Let's go. So today is September 21, 2020. So gusto ko lang i-share sa inyo yung 5 tips para sa mga bagong YouTubers or vlogger or content creator. Okay, so ang unang-una mong gagawin ay isipin mo muna kung para saan yung channel na gagawin mo. Ito ba ay pang personal lang or gusto mo yung mayroong manonood sa'yo at magsasubscribe? Kasi magkaiba yun. So kung ang gagawin mo lang ay mag-upload ng mga nangyayari sa buhay mo, andito ako, 8 p.m. At this moment, kumakain, nag-Starbucks, tandaan mo na hindi ka sikat. Kung katulad kita na small YouTubers na hindi naman tayo celebrity, malamang walang gaanong manonood kasi hindi ka naman artista. Katulad ko, mostly ng aking videos ay base sa aking mga na-experience naming family dito sa US. Pero syempre, hindi naman kami artista kaya konti lang yung nanonood. Kaya kung ikaw ang gusto mo ay maging certified vlogger, isipin mo yung topic na may manonood sa'yo. So check mo lang yung mga trendings at makakuha ka ng mga audience na manonood sa channel mo later on. So yan yung number one. Tandaan mo, isipin mo muna kung para sa yung channel mo, kung personal or certified vlogger. Okay guys, number two. Mag-isip kayo ng content na informative, nagbibigay ng magandang information. At the same time, samahan mo siya ng pagiging entertaining. So kung magaling ka mag-entertain ng tao, at the same time, yung information mo ay maganda yung binibigay mo sa kanila, sigurado ako marami magsasubscribe sa'yo. So kung magaling kang kumanta or magaling ka sa isang bagay like sa computer or sa games, pwede mo silang bigyan ng information, so how to do that. At the same time, may pakita mo yung skills mo para ma-entertain sila. So yun yung importante. Pagsamahin mo yung informative at entertainment sa yung video. Ito yung number 3. So dahil gumagawa ka na rin lang ng content, so samahan mo na siya ng quality. So ano yung quality? Siyempre yung quality ng video mo. So kung ako ay audience at na manunod ako sa channel mo, tapos yung quality ng video mo ay hindi maganda, so like yung nagbablog ka tapos lumalakad ka tapos hindi stable yung video, sasakit yung ulo mo, di ba? So, kung gagawa ka ng video hanggat maaari, gamitan mo siya ng gimbal. Lalong-lalo na kapag lumalakad ka. Para yung pagbibideo mo, hindi siya umuuga na ganun na masakit sa ulo. So, yan yung isa sa quality na kailangan mong gawin sa content mo. At hanggat maaari, yung audio niya, maganda. Kasi may times na yung audience, kapag gusto niya lang yung content mo, gusto niya lang marinig yung sinasabi mo, may times na hindi niya pinapanood yung video, nakikinig lang siya. So pagsamahin mo yung quality ng video mo at saka yung audio. So yan yung number 3. Napaka-importante niyan. So guys, number 4. Ito yung simple tips na makakakuha ng subscriber or ng audience sa yung channel. Mag-effort kang gumawa ng thumbnail like this. So kung mapansin nyo sa isang, pag pumupunta ka sa YouTube, right? Nakita mo pa lang yung thumbnail ng video. Minsan hindi mo na tinitingnan yung title. Kasi na amaze ka na doon sa thumbnail, kiniklik mo na kagad yung video. So,
mag-spend ka ng time sa paggawa ng thumbnail, maraming application dyan na free na pwede kang gumawa ng thumbnail. So like this one, itong mga thumbnail na to. So within the 5 minutes, makakagawa ka na ng thumbnail na yan. Pag-upload mo ng video mo, change mo yung thumbnail niya base dun sa topic ng video mo. So isa yun sa mga techniques ng mga sikat na YouTubers, na vlogger. So mapapansin nyo sa kanila, ang ganda ng thumbnail nila kasi gusto nilang makuha kagad yung attention ng audience. So importante din yan. Simple but napaka-importante nung paggawa ng magandang thumbnail. So yung sa akin, hindi pa ganong maganda pero kahit pa paano, makagawa ka ng okay na thumbnail para makuha niya yung attention ng audience. Okay guys, so sa number 5, ito yung pinaka-importante sa lahat. So sa paggawa mo ng content, syempre, dapat masaya ka. Yung nai-enjoy mo lang. May manood at wala, nai-enjoy mo. Nai-share mo. Bakit? Kasi kapag ka ikaw ay content creator, pagdating ng panahon at wala nang nanonood sa'yo at dumating ka na sa time na nagre-relax ka na lang sa buhay mo, pwede mong panoorin yung mga videos na in-upload mo later on. So meaning, meron kang storage ng memories. So yung magagandang memories, pwede mo siyang ilagay dyan at later on, pag hindi ka na busy, pag gusto mo na mag-relax, nakahiga ka sa beach, pwede mong balik-balikan yung mga videos mo. So kaya dapat yung ginagawa mo ay gusto mo. Okay lang na mag-upload ka ng mga trendings kasi para makakuha ka ng audience. Pero pag dumating na yung time na gusto mo nang balikan yung mga memories mo, pwede mong isama lahat sa channel mo. At makikita mo, masayang masaya kang panunuorin yung mga videos mo. So lagi niyong tatandaan guys, maging masaya kayo sa ginagawa nyo. Kasi ito, wala kayong boss dito. Ikaw ang boss sa sarili mong time. So kung nagustuhan nyo guys itong mga tips na to, please like. At kung meron akong na-miss, paki-comment sa baba. At kung meron kayong mga suggestion, huwag niyong kalimutan i-comment sa baba. At para madagdagan yung ating mga tips. So maraming salamat guys. Salamat sa pagdaan dito sa aking channel. So kung bago ka lang dito, please subscribe para maging updated ka sa videos na i-upload ko sa mga susunod na time. Okay? So hanggang sa muli, this is Mako Let's Go. Thank you guys!